Merong isa sa inyo na balisa kasi may nagsinungaling, okay? So, kung hindi ikaw yung nagsinungaling, malamang yung person may nagsinungaling. So, nararamdaman natin yung pagkabalisa nitong person na to dahil sa kanyang pagsisinungaling, mga kapiksi, okay? Parang hindi siya mapakali kasi meron siyang nasabi sa'yo na kasinungalingan or parang meron siyang tinatago mga kapiksi or he or she may be doing something behind your back. Pwedeng dahil dito sa third party na to mga kapiksi yung nang-aakit sa kanya, ganyan. Lalo na kung kayo ay hiwalay. Parang, or I mean, hiwalay na long distance, no? Kasi parang gusto niyang itago sa'yo to. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Love Reading guys para sa Aquarius ngayong September 2023. Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination guys ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed kapag ka Love Reading. So, tingnan natin, guys, yung mga maaaring maganap sa inyo ng inyong partner or specific person. For some of you, guys, no, matibay yung connection nyo because merong soulmate energy or maaaring soulmates kayo ng person nyo. Matibay yung soul connection nyo, yung dalawa. Kahit na may mga problema kayo na pinagdadaanan or may mga pagsubok, which is normal naman sa relationship, parang yung iba sa inyo, I'm sensing na you keep on going back together, getting back together. No? Parang palagi kayo nagkakabalikan, nagkakaaway, nagkakabalikan, nagkakabreak, nagkakabalikan, nagkakasira, nagkakabalikan. So, alam nyo yon yung mga ganon. Kasi parang, parang hindi maatim na malayo sa isa't isa or there's really this some kind of strong connection between you and your person, mga kapiksi. And for some of you guys, no, merong umaaligid-aligid sa inyong relationship. This is a third party energy, mapanukso, no, mapanuksong nilalang ganyan na maaring nakaka-impluensya or nakasira sa inyong relationship, pwedeng sa partner mo, pwedeng sa iyo, na parang sinisijuice, no? Seductive, sijuice, inaakit yan, mapang-akit. Ibig sabihin, maaaring may gusto ito sa person mo or maaaring may gusto ito sa iyo, depende kung kaninong yung third party, no? Pero maaaring ito ay isa sa mga nakaka-impluensyas or nagko-cause ng mga negative na influences sa inyong relationship ng iyong partner or specific person. Pwede namang wala silang relasyon, pero kumbaga parang umaaligid-aligid lang dun sa person mo, pero pwedeng hindi pinapatulan ng person mo, or pwedeng sa'yo, no, na baka umaaligid sa'yo and hindi mo rin naman pinapatulan. Doesn't necessarily mean na sila, no? Alright. And then, for some of you guys, no, maaring LDR din kayo nitong person mo, magkalayo ganyan, kaya parang malapit siya sa mga temptation. Pwedeng literal na nakasakay siya sa barko kung siya ay seaman or naglalayag ganyan, mga kapiksi. Alright? And for some of you naman, parang nandun din kayo sa stage na kasi nga soulmate, no? Pwedeng you're moving on sa mga negative na sitwasyon or mga negative na problema na nangyari sa relationship nyo and just focusing on what you want to receive and what you want to see sa relationship. Kumbaga parang hindi nyo na masyadong binibigyan ng panahon, ng buhay, ng attention yung mga problema, no? Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko matagal na kayo, kaya parang sanay na kayo sa isa't isa. Kaya yung iba sa inyo parang wala na lang, hindi nyo na masyadong pinagbubuhusan ng attention, lalo na kung may mga third party kasi parang very attractive din, no? Yung either ikaw yung very attractive or yung person mo yung very attractive sa ibang tao, pero ang importante is yung kayong dalawa na nagkakabalikan, getting stronger, getting back together over and over again. So yeah,
Alright? Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga sitwasyon na yan, okay? Some, yung iba pwedeng mag-resonate, yung iba pwedeng hindi. So, kung ano na lang yung naka-resonate kayo, comment down below, mga ka-pixie. So, ngayon naman, tingnan natin yung mga ganap sa inyo ngayong September sa love life nyo. Hanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng Aquarius using this deck, mga ka-pixie. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapixie. Sobrang ganda talaga ng course na yan and maraming kayong matututunan. And also, meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa relationship nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga Kapixie, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys, okay? So mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. So, Aquarius kayo in represent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga Kapixie, and ito naman yung ating love spread para sa inyo. So, combination ng positive and negative energy, guys, meron tayong negative energy kasi nakikita natin na meron kayong pagkabalisa. Or, feeling ko, it's, again, guys, no, pag love relationship, either it's your energy or yung energy ng person mo, or reversed, pwedeng nagkakabaliktad yung role. Merong isa sa inyo na balisa kasi may nagsinungaling, okay? So, kung hindi ikaw yung nagsinungaling, malamang yung person mo yung nagsinungaling. So, nararamdaman natin yung pagkabalisa nitong person na to dahil sa kanyang pagsisinungaling, mga ka-pixie, okay? Parang hindi siya mapakali kasi meron siyang nasabi sa'yo na kasinungalingan, or parang meron siyang tinatago, mga ka-pixie, or he or she may be doing something behind your back. Pwedeng dahil dito sa third party na to, mga ka-pixie, yung nang-aakit sa kanya, ganyan, lalo na kung kayo ay hiwalay, parang, or I mean hiwalay na long distance, no, kasi parang gusto niyang itago sa'yo to, ayaw kanyang pag-isipin, ayaw niyang mag-isip ka ng masama sa kanya, kaya tinatago niya to, or parang hindi niya binabanggit sa'yo para hindi ka na mag-isip, pero siya naman yung nababalisa, parang hindi siya komportable na nakakagawa siya ng hindi maganda or meron siyang itinatago sa'yo. Alright? Pero aside from that, mga ka-pixie, nakikita natin na very positive naman yung energy kasi nandun yung love and connection. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, soulmate energy, no? Kayong dalawa ng person mo, at saka nararamdaman natin na parang maliwanag naman yung relasyon nyo. Nakikita natin yung progress. Kung kayo ay long distance or LDR, nandun din yung communication, mga ka-pixie. At saka, you love yourself enough, no, para umiyak-iyak sa relationship. Kumbaga parang hindi nyo rin hinahayaan na apakapakan kayo ng person nyo, hindi nyo hinahayaan na maltratuhin kayo, or hindi nyo tinotolerate, no, yung mga under the belt, below the belt na mga treatment ng isang person towards you, no. So yun naman yung maganda. Kumbaga parang may limit ka. You cannot do this to me. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. No, 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 no. Kaya yung person mo, meron din siyang respeto at paggalang sa'yo. Yun yung nakikita natin na positive dito sa inyong relationship, mga ka-pixie. Also, buntis ba kayo or meron bang nagdadalang tao? Comment down below, mga ka-pixie. Or parang nagpaplano kayo na magkaroon ng baby if in case na wala pa kayong baby nitong person mo. So, tingnan natin kung ano pa yung mga additional, guys. For some of you, kung hindi kayo nag-uusap ng person mo or madalang kayo mag-usap, I'm sensing na you're manifesting for
communication. So, pwede nyo guys pakinggan yung ad. And, hindi yan malabong mangyari. Lalo na kung binlock kayo ng person nyo or nakablock siya sa'yo or nakablock ka sa kanya, ganyan. Pwede nyo pakinggan guys yung ating pampakontak na subliminal, no? Meron yung pampa-unblock na affirmation para maging smooth. Pero nakikita natin guys, very suave yung takbo ng relationship nyo. At saka, everything is under control. Okay? Parang, sabi ko nga sa inyo, yung iba sa inyo, parang matagal na kayo sa relationship nyo and parang subok nyo na or kabisado nyo na yung isa't isa, kabisado nyo na yung person nyo, kabisado nyo na yung kalikoy ng bituka niya, ganyan. And hindi nyo na, kaya wala na akong masyadong nakikitang balakid sa relasyon nyo mga kapiksi kasi hindi nyo na masyadong pinagbubuhusan ng negative na, ng attention. Hindi nyo na masyadong pinagbubuhusan ng attention yung mga negative na nangyayari sa inyo and you're just focused on growth, no? Lalo pang nag-grow yung relationship nyo mga kapiksi. And parang very light lang din, no? Hindi na masyadong emosyonal. Wala na akong nakikita na masyadong emosyon sa relationship. Pero this is more on stability na lang and growth, no? Kumbaga parang stable, walang masyadong pakilig, pero wala ding masyadong hanash. Lalo na kung matagal na kayo, kung mag-asawa na kayo, ganyan. Yung ganun, no? Parang hindi na wala nang masyadong pakilig, sabi ko nga. Pero wala na rin masyadong away, no? So, parang neutral. Parang I'm sensing na you're more on best friends na nga eh. Parang mag-best friends na kayo dahil sa sobrang tagal nyo na itong person na ito, mga kapiksi. Okay? So, syempre, ipagpatuloy nyo yan, mga lifelong, lifetime commitment. Syempre, gusto natin yan na panghabang buhay, diba? Mga kapiksi. So, ganun naman talaga sa relasyon. Hindi naman forever. Nasa honeymoon stage kayo. Pero, i-value nyo yung isa't isa. Ang importante is hindi kayo tumandang nag-iisa. Alright? So, comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin, guys, itong love message or love advice para sa inyo, guys. Kung wala siyang time sa'yo, hindi kanya priority, mga kapiksi. But it doesn't mean hindi niya kayo mahal. Yung iba kasi, kapag ka, hindi lang tinext, walang time, busy, sasabihin agad, ay nako, hindi niya na ako mahal. Hindi ganun mga kapiksi. Ibig sabihin lang nun, iba yung priority niya. Baka busy siya sa trabaho, baka busy siya sa kanyang mga personal goals or iba pang pinagkakaabalahan sa buhay. But it doesn't mean na hindi nila kayo mahal. Hindi lang, maaring hindi lang kayo yung priority niya or hindi kayo yung urgent priority niya. But it doesn't mean na hindi nila kayo mahal. So, wag niyo masyadong bigyan ng mga ganong negative na meaning, no? Yung mga bagay-bagay, yun yung nakakasira sa relasyon, yung hindi lang mag-text, sabihin agad, ay nako, may iba na siya, ay nako, hindi niya na ako mahal, ay nako, wala na siyang time sa akin. So, the more na sinasabi niyo yun, guys, the more na bibigyan kayo ni evidence ni universe na hindi kanya mahal, wala siyang time, hindi kanya priority, okay. Yan pala yung gusto mo, okay. Alright, so, yeah. Okay, don't give or don't attach negative meaning to things, mga kapigsi. And comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo sa inyong love reading. Ito yung ating fourth quarter kapalaran from October to December. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.